Jesus. Hallelujah. Puri ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Praise God. Pasensya na po, medyo nahuli yung aming pong pagpapalabas. Medyo nagkakaroon po ng problema sa ating pong live. Salamat sa Diyos. Puri ng Panginoon. Hindi ko po makita yung inyong mga comment. At ganun pa man, ang mahalaga, nagsasama-sama tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagsasama-sama tayong patuloy, nagpapasalamat at nagpupuri para sa Diyos. Kahit na alam natin yung mga sitwasyon natin sa mga panahon ito ay pahirap ng pahirap, ngunit nagagalak ang Panginoon sa kanyang mga anak na mas pinipili pa rin magtiwala sa kanya, na mas pinipili pa rin nilang magpasalamat at magpuri sa Diyos sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon. At ikaw yon, kapatid, tayo yon na mga anak ng Diyos na binigyan ng mabuting pagnanasa ng Diyos na gawin pa rin yung mabuti. Humakbang sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mga masalimuot na nangyayari sa ating paligid. At bakit tayo humahakbang sa kalooban ng Diyos kahit sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon? Sapagkat merong pangako ang Diyos sa atin. Pangako para sa buhay na pag-asa sa langit na bayan. Purihin ang Diyos. Tayong lahat po ay magbigay ng papuri sa pamamagitan ng awit para sa Panginoon. Panginoon, lumalapit. Panginoon, lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Amen. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailanpaman aming kapayapaan. Pangako mo, pangako mo'y aming pangahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat magpakailanman. Ako ay di iiwan o pababa. Pangako nyo'y aming panghawakan. Isa pa po simula. Panginoon, lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Panginoon, tugon sa aming kapag kailanpaman aming kapayapaan. Pangako nyo, pangako nyo ay aming pangahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Amen. Pangako nyo ay di iiwan o pababayaan man. Pangako
Sa Diyos na makapangyarihan din po sa lahat, na may kakayanang kuwain ito sa anumang oras. Muli salamat, nabubuhay kami sa mundong ito na punong-puno ng pag-asa. Dahilan ng aming pong pagkakatiwala sa kung ano ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo na siyang anak ng Diyos para po sa amin. Salamat po sa buhay na pag-asa na siyang pangakong aming pinangahawakan. Buhay na pag-asa na nakalaan sa amin dyan sa langit na bayan. Hayaan niyo po na sa umagang ito, patuloy naming mapagkilala ang inyong kalooban sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng inyong mga salita. Magdulot po ito ng kasagutan sa kung ano man ang mga katanungang umiiral sa aming kaisipan. Lalo na sa mga umihirap na sitwasyon, di maiwasan ang iba sa amin ay nakapagtatanong. Ngunit salamat, sapagkat kailanman ang inyong mga salita ay hindi nagkukulang ng sagot at hindi magkukulang kailanman ng sagot sa lahat ng aming kakailanganin habang kami nabubuhay sa mundo nito. Salamat po. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagpapalinis sa inyo pong makapangyarihang banal na dugo. Kung ano man pong karumihan, pagkakasala, ang aming pong nahakbangan na hindi po nakalulugod sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Pamagitan po sa amin at sa inyo ang inyong biyaya at kahabagan. Papuri ay sa inyo lamang, karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At inaasahan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu, lahat po magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Pagpalang araw po sa ating lahat. At hayaan muna natin na magkaroon tayo ng ibang pag-uusapan na tayo po ay nasa serya ng pag-aaral ng Aklat ng Roma. Ngunit naniniwala po ako na ang Diyos ay nangungusap at mangungusap sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga talatang ito. Sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 6, sa talatang 10 o talatang 10 hanggang 12. Ephesians 6:10-12. Basahin ko po yung sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Epeso. Sa mga panahong ito, para bang may dahilan tayo para manghina.
At may dahilan tayo para magtanong sa Diyos. Pero imbis na piliin natin yung manghina at magtanong at magreklamo, ito po ang atas ni Apostol Pablo sa mga kagaya nating sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 10, sa katapus-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagaya ka ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagat ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman, itong sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Kung meron mang dapat gawin ang mga mananampalataya, ang mga kagaya nating tagasunod ni Kristo sa mga panahong ito, ay walang iba kundi patuloy tayong magpakalakas sa Panginoon. Patuloy nating hingin yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon na makapagtagumpay at makapagpatuloy sa pananampalataya, paglilingkod, at manatiling tapat sa ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sapat ang ating dahilan para patuloy na gawin ito. Lagi ko pong sinasabi ito, laging sapat ang ating dahilan para magpatuloy tayo kahit sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon. Dahil tayo po ay naiipit ng magkabi-kabilang pagpapala o espiritual na pagpapala upang magkaroon tayo ng dahilan na magpatuloy sa ating pananampalataya. Kung tatanawin natin ang nakaraan, nandyan ang biyaya ng Diyos. Sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamalasakit, ngunit dumanas tayo ng pagmamalasakit, kaligtasan, pagkupkup, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo Jesus. Ngayon naman, pinagkatiwalaan na tayo ng kanyang mahalagang mga salita. Ibinigay niya sa atin yung kanyang Santong Espiritu na siyang tutulong palagi sa atin upang mapagkilala natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Tapos sa hinaharap, merong pag-asang naghihintay sa atin sa langit na bayan. Magmamana tayo ng kawalatian na kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Maghahari tayong kasama niya. May dahilan tayo para magpakalakas sa Panginoon at mas piliin na umasa sa kapangyarihan at kalakasan ng Panginoon kahit na po sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon. Ang mga talatang ito na ating pong binasa ay nagpapakita na tayo po ay nasa palagihang banta ng pakikipagbaka at pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Hindi po ipinangako ng Diyos na kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, wala nang pakikipaglaban o walang pakikipagdigmang mangyayari. Wala tayong mga hirap na pagdadaanan. Ang salita ng Diyos ay laging nagpapakita ng payak na mga salita patungkol sa mga mangyayari sa atin kapag tayo ay sumunod sa Kanya. At dahil sa pagpapasya natin na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, merong palagihang banta, isang tiyak, merong palagihang banta mula sa kaaway na tayo po ay Kanyang aatakihin, tayo po ay Kanyang lalabanan. Sisikapin niya na tayo po ay talunin sa kabila na kahit alam na niya na tayo ay mga mananagumpay na, sa kabila na tayo ay higit pa sa mananagumpay, patuloy siyang nagsisikap na tayo po ay atakihin sa maraming paraan. Kaya mga kapatid, nais ko po kayong paalalahanan na ang buhay natin bilang tagasunod ni Kristo ay palagi ang nasa isang banta ng pakikipagbaka at pakikipaglaban, hindi sa laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng kampon ng kadiliman, sa mga espiritu na hindi nakikita, kay Satanas, sa Diablo, at sa mga demonyong kasama niya. Yun po ang totoo. Maging si Apostol Pedro ay sumasang-ayon kay Apostol Pablo sa kanyang mga pahayag na ito.
sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ganito ang sinasabi, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ng na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Maging si Apostol Pedro ay sumasang-ayon na ang diablo ay hindi titigil 24 hours, 7 days a week, no? Sa loob ng maraming panahon ng ating buhay, gagawa at gagawa ang kaaway para masila niya tayo. Madaya niya tayo. Ang layunin ng diablo sa kanyang pakikipagdigma sa atin ay upang palabasin. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang layunin ng diablo o ni Satanas sa pakikipaglaban sa atin ay upang palabasin na walang mabuting mananatili, walang tapat na makapagpapatuloy sa mundong ito sa gitna ng mga mahihirap at masasalimuot na sitwasyon. Naniniwala ang kaaway o si Satanas na walang mabuti na mananatili at tapat na makapagpapatuloy sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon. Naniniwala siya na ang isang tao ay magpapasya lang sa mabuti at magpapasya lang sa katapatan kapag mabuti ang sitwasyon, kapag maayos ang sitwasyon. Knowing, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa paligid natin ngayon, COVID-19. Kahapon lang, dito sa tapat ng aming bahay, merong kagabi. Habang ako po ay nananalangin, madaling araw, nakita ko po merong inilalabas na isang pasyente na naman na nasa bingit ng kamatayan. Kami po mismo rito ay nakakaranas ng mga pagsubok pampisikal. At marahil nakakaranas din po kayo dyan sa inyo pong mga lugar ng mga pagsubok. Iba't ibang klase mga pagsubok. At pinahihintulutan ng Diyos ang lahat ng ito upang patunayan kay Satanas na merong mga kagaya nating mga anak niya na may kakayahang magpatuloy sa mabuti, na may kakayahang manatiling tapat kahit na po sa mga mahihirap na sitwasyon. Bakit tayo merong kakayahan? Sapagkat binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya po, huwag na tayong magtaka kung mas lalong nihihirap ang mga sitwasyon. Huwag na tayong magtataka kapag ka mas lalong dumadami ang mga pagsubok. Huwag na tayong magtataka kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na ang kaaway ay umataki sa atin. Sapagkat merong gustong patunayan ng Diyos. Gusto niyang patunayan na mali ang kaaway. Kung sinasabi ng kaaway na walang mananatiling tapat at mabuti sa gitna ng mahihirap na sitwasyon, umiiling ang Panginoon. Nagkakamali ka. Meron akong mga anak na may dahilan silang magpatuloy sa mabuti at magpatuloy na nagtatapat kahit sa mahirap na sitwasyon. Ayan o, nagpupuri pa sila. Ayan o, mas pinipili nilang magpasya sa na sumunod sa aking kalooban. At sa ganung paraan ay napapahiya ang kaaway. Kaya sa gitna ng pandemyang ito, mga kapatid, hinihikayat ko kayo, punuin natin yung paligid natin ng pagtitiwala sa Diyos. Punuin natin yung paligid natin ng mas lalo pang pagpupuri at pagpapasalamat. Maghain tayo ng mga hain sa loob ng tabernakulo ng Diyos na mga papuri at pagpapasalamat sa Kanya. Piliin nating magalak sa gitna ng kalungkutan. Piliin nating hanapin ang kasagutan sa gitna ng mga katanungan. Purihin ang Panginoon. Pero nais kong magbigay ng babala sa inyo. May mga antas, mga kapatid, na nais gawin ang kaaway sa buhay po natin. Nais ng Diyos na itakwil natin ng Diyos. Kapag katuwing aatake siya sa atin, ang layo niya ay nais niyang itakwil natin ang Diyos. Gusto niyang palabasin na hindi tayo makapagtatapat, hindi tayo makagagawa ng mabuti sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon. At ang gusto niya ay itakwil natin ang Diyos dahil sa mga pinagdadaanan natin. Gusto niyang sabihin natin na walang Diyos. Sapagkat
Kung merong Diyos, bakit nangyayari ang mga ganito? Bakit pinahihintulutan niyang napakarami ang tinatamaan ng sakit at karamdaman? Bakit pinahihintulutan niyang magkaroon ng pagtatagumpay ng kamatayan dun sa mga taong tinatamaan ng karamdaman? Bakit pinahihintulutan niya yung mga digmaan, paglindol, malakas na bagyo, mga pagbaha? Kung talagang merong Diyos, bakit ganito? Tuwang-tuwa ang kaaway kapag ka nagtatanong tayo ng ganon. Dahil ang gusto niya ay itakwil natin ang Diyos. Kung mapapansin natin sa Job chapter 1 verse 11, ganito po ang sabi, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay, sabi ni Satanas sa Diyos, para kay Job. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat ng kanyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. Ang layo ng kaaway sa buhay ni Job, kung bakit gusto niya itong atakihin, kung bakit gusto niya itong pahirapan, ay dahil iniisip niya na itatakwil ni Job ang Diyos sa gitna ng kahirapan. Pero alam nating lahat, marami ang nawala sa ari-arian ni Job, maging ang kanyang mga anak ay namatay. Ngunit hindi niya tinakwil ang Diyos. Nanatili siyang nagpuri at nagpasalamat at nagtiwala sa Diyos. Sa chapter 2, ginalaw na ni Satanas yung katawan ni Job, binigyan na ng iba't ibang klase ng karamdaman. Sabi ng chapter 2 verse 5 ng Job, ngunit pagbuhatan mo ngayon ang kanyang kamay, galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman, at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Dalawang beses niya. Ang layo ng Diablo kung bakit gusto niyang umatake kay Job ay upang itakwil ni Job ang Diyos. Pero hindi ganun ang nangyari. Nais ko pong magbigay ng babala sa inyo. Marahil hindi natin itinatakwil ang Diyos sa mga panahong ito. Pero merong mga ilang binabanggit ang salita ng Diyos na uri ng pagtakwil sa Diyos na hindi natin namamalayan sa iglesia. Uulitin ko po. Merong mga uri ng pagtakwil sa Diyos na hindi namamalayan ng maraming mga anak ng Diyos na ginagawa na pala natin ito. Ang una po, nais ko pong sabihin sa inyo, ang pagtakwil sa paraan na meron tayong paniniwala ngunit kasabay ang di pagsunod sa kanyang mga salita. Oo, marahil nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Diyos. Oo, marahil nagpapatuloy tayo sa paniniwala na merong Diyos. Pero kamusta yung pang-araw-araw nating pamumuhay? Kamusta kapatid, sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Wala ka ba sa ilalim ng pagsuway? Sabi ng Tito 1:16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pag sinabing ikinakaila, galing sa Gregong salita na arnomei, na ang ibig sabihin ay to reject. Naniniwala ka na merong Diyos, pero yung kinikilos mo, tinatakwil mo na merong Diyos. At tuwang-tuwa ang kaaway sa maraming mga mananampalataya. Payag na ako na maniwala kang may Diyos. Pero hindi ako papayag na kumilos ka na lumalabas na merong Diyos. Payag na ako na yung isip mo nagsasabing merong Diyos, pero hindi ako papayag na yung katawan mo nagsasabing merong Diyos. Dahil alam ng kaaway na sapat na dahilan na sumuway tayo para itakwil din naman tayo ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Kaya alam nyo, si Apostol Pablo pilit na nilalabanan yung mga katwira na magdadala sa kanila sa pagsuway sa Diyos. Pilit silang lumalaban araw-araw, hindi sa karamdaman. Ang COVID-19, hindi yan ang kalaban natin. Ang kalaban natin, yung mga pag-uugali, yung mga asal at gawain na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang panganib ng mundong ito, hindi yung virus, hindi yung kung ano yung bisa ng bakuna na isinaksak sa iyong katawan. Ang totoong kalaban mo, kapatid, yung masamang dila, yung mga lumalabas sa bibig mo na hindi ka aya-aya at nakalulugod sa Diyos. Ang totoong panganib sa ating panahon ngayon, hindi yung virus, kundi yung mga anak na masuwain sa kanilang mga magulang. Hindi ang virus ang mapanganib. Sabihin natin, nasa bahay lang po ako. Wala ako sa panganib, nagkukulong lang po ako. Wala ka namang ginawa sa loob ng bahay, kundi puro games lang.
mag-mobile legend, mag-ubos ng panahon sa social media at walang panahon sa Diyos, walang panahon sa pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kapatid, tinamaan ka na ng mas matindi pa sa virus. Nasa panganib ang buhay mo. Umalis ka sa pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Tumakbo ka sa kalooban ng Diyos. Nasabi ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 10:4, sapagkat ang sandata ng aming pakikipaglaban, nasa pakikipaglaban ako, ay hindi ukol sa laman. Kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Nasang gumigiba ng mga maling haka at ng mga bawat bagay na matayog at nagmamataas laban sa Diyos. Ito ang totoo dating kalaban. Hindi sinabi ng mga apostol na ang kalaban nyo sa mga huling panahon, yung virus, yung malalakas na bagyo at malalakas na lindol. Titignan lang natin yung mga signs na yan. Mga palatandaan lang ito ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Pero kung meron tayong kalaban, hindi ang virus. Ang kalaban po natin ay yung mga maling haka ng isipan. Yung mga kaisipan na matayog at nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At bumibiyag sa lahat ng pag-iisip ng pagtalima kay Kristo. Yung mga kaisipan na magdadala sa atin para huwag tayong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Huwag tayong sumunod sa ating mga tagapanguna. Huwag tayong sumunod sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Maging mapaghimagsik tayo laban sa mga taong ginagamit ng Panginoon para sa atin. At nangahanda upang magiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap ang inyong pagtalima. Ito ang kalaban namin, na sabi ni Apostol Pablo. Ang mga kaisipan na magdadala sa amin taliwas sa kalooban ng Panginoon. Meron pang isang uri ng pagtakwil na hindi namamalayan ng iglesia. Ang pagtakwil na merong paniniwala ngunit kulang sa kaalaman patungkol sa Diyos. Payag na ang kaaway na maniwala kang may Diyos, pero hindi sa papayag na lalago ka sa kaunawaan patungkol sa Diyos. Dahil alam ng kaaway, alam ni Satanas, na kahit maniwala tayong may Diyos, meron pa rin dahilan para mapahamak tayo. At yun ay sa paraan ng pagkakaroon ng kulang, hindi mo tinanggihan, hindi mo itinakwil ang Diyos. Pero ang pagkakaroon ng kulang na kaunawaan, lack of knowledge, ay sapat na para mapahamak ang isang tao. Hosea 4:6, my people perish because of lack. Hindi sinabing my people perish because they reject. Sabi, ang aking bayan ay napahamak hindi dahil itinakwil. Ang aking bayan ay napahamak dahil kulang. Kung nauubos ang panahon natin sa maraming bagay na hindi naman ukol sa Diyos. Mga kabataan, kulang na kulang ka sa kaunawaan patungkol sa Diyos. Sapat na yan para mapahamak ka. Tuwang-tuwa ang kaaway dahil nagtatagumpay siya sa iyo. Magpakalakas ka sa Panginoon sa mga panahon ito. Mas piliin mong tumakbo sa mga bagay ng Diyos. At hindi ito masasayang. Meron pa akong isang nakikita ang uri ng pagtakwil na umiiral sa iglesia. Ano po yun? Ang pagtakwil sa paraang merong paniniwala, ngunit hindi laang makipagtiis alang-alang kay Kristo sa layunin ng kanyang kaharian. Naniniwala ka nga na merong Diyos, pero ayaw mo naman siyang paglingkuran. Naniniwala ka nga na merong Diyos, pero hindi ka naman handang maglaan ng iyong lakas, ng iyong panahon, ng halaga na meron ka para paglingkuran ng Panginoon. Hindi ka handang makipagtiis kay Kristo. Katumbas din yun ang pagtakwil sa Diyos eh. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 8, alalahanin mo si Kristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan, ang sabi ni Apostol Pablo, dahil sa pangangaral ko patungkol kay Jesus na siyang galing sa lahi ni David. Dahil sa pangangaral ko sa mabuting balita, ito ang dinulot sa buhay ko. Nagtitiis ako ng kahirapan sa mga tanikala. Nabilanggo ako, nakulong ako. Nakagaya ng isang makasalanan o tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kalwalati ang walang hanggan. Pansinin po natin ito. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay na kalakip niya ay mabubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo magtitiis ay maghahari naman tayong kasama niya. At kung ating ikakaila siya, ay ikakaila naman niya tayo.
Ang konteksto ng pagkaila sa Diyos sa tagpong ito ay sa salitang kung makikipagtiis tayo sa Kanya ay maghahari naman tayong kasama Niya. Ang kabaliktaran, kung ikakaila naman natin siya, ikakaila naman Niya tayo. Mga kapatid, kahit na maniwala tayong merong Diyos, ngunit kung yung buhay natin ay hindi nagagamit sa gawaing paglilingkod, hindi natin nararanasang magtiis para sa gawain ng Panginoon, hindi tayo nakikisama sa mga gawaing inaatas sa atin ng ating mga pastor. Kasi, ay naku, magtitiis, ang init-init, ahayo. Naku, magbibigay sa gawain ng Panginoon. Pandemya na nga, tutulong pa kami sa gawain ng Diyos. Kapatid, katumbas yan ng pagkaila sa Diyos, tuwang-tuwa ang kaaway. Hindi, wala kang ang virus, hindi ka naman handang magtiis sa Panginoon. Mas malala pa sa virus ang tumama sa iyo pagkagayon. Meron tayong kapatid dito, nais ko munang tapusin dito. Meron tayong kapatid na kailan lang ay namatay na, umuwi na sa Panginoon. At kung titignan nyo yung kanyang itsura at dala ang makasandibot ang isipan, para bang mas iisipin nyo, mas mapalad kayo kaysa doon sa kanyang dinanas. Para bang mas mapalad kayo dahil naghirap siya. Pero ang totoo, yung kapatid na yon, masigasig yun sa gawain ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang katandaan, sa kabila ng kanyang kapansanan, sakit, makikita niyo yun, may mga Bible study na hinahawakan. Kung sino yung kanyang makakausap, papangaralan niya ng salita ng Panginoon. Kapatid, marami tayong iniisip na akala natin mas mapalad tayo kaysa doon sa mga taong nagtitiis na sumusunod sa gawain ng Panginoon. Nagkakamali ka. Mapalad ang mga taong nagtitiis alang-alang sa pangalan ng Panginoon Jesucristo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay isa sa kanila. Kaya purihin ang Panginoon, maging mapagbantay tayo, mas piliin natin magpakalakas, suotin natin ang mga armor of God, yung kagayakan ng Diyos, upang labanan ang kaaway sa lahat ng kanyang mga lalang sa ating buhay. Sa mga susunod, lobby ng Panginoon, mapag-usapan natin yung paano tayo makikipaglaban sa kaaway. Yung armor of God. Meron mga katuruan na lumalabas ngayon na kailangan mong isuot yung armor of God tuwing umaga. Pag-gising, isusuot yung shield of faith, yung helmet of salvation, sandals of peace, no? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Breastplate of righteousness. Pipikit ka at isusuot daw yun. Mali po yun. Ang armor of God, pamumuhay yan. Mga kapatid, pag sinabing suotin ang kagayakan ng Panginoon, belt of truth. Magsitibay kayo sa katotohanan. Isuot nyo sa inyong bewang ang bigkis ng katotohanan. Hindi ibig sabihin ay pupustura tayo na parang may sinusuot tayong spiritual belt. Tinatawanan lang kayo ng kaaway sa ganung paraan. Pag sinabing ibigkis nyo ang katotohanan, italaga nyo ang sarili nyo sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Italaga nyo ang sarili nyo sa pagsasagawa ng mga salita ng Panginoon. At kahit wag mong isuot ng ganun yung sinturon, para ka na rin may sinturon ng katotohanan kapag ginagawa mong palagi ang salita ng Diyos. At kapag humahakbang tayo sa lalong pagtatalaga na alamin ang kanyang mga salita. Helmet of salvation. Laging magkaroon ng tamang layunin ng ating kaisipan sa ating pananampalataya na ito'y para lamang sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Shield of faith. Tuwing may palaso ang kaaway, may mga pana siyang inaatake para sa atin. Yung ating pong shield na nakakabit sa ating braso, naghihintay lang yan doon sa panang darating. Ibig sabihin, sa gitna ng mga atake ng kaaway sa atin, magtiwala lamang tayo sa Diyos. Shield of faith, magtiwala ka sa Diyos na sa kabila ng mga ito, sa likod ng mga bagay na ito, kahit na imbis na paniwalaan natin yung mga conspiracy theory na lumalabas sa YouTube tsaka sa Facebook tungkol sa bakuna at tungkol dito sa pandemyang ito, mas paniwalaan natin na sa likod ng mga bagay na ito, merong Diyos na nagpapahintulot ng lahat ng bagay na ito. At yung Diyos na nagpapahintulot na yun ay Diyos na mabuti.
Diyos na tapat na pinaiintulutan ang lahat ng ito para sa ikabubuti, exclusive, para sa ating mga nagsisiibig sa Kanya. Tayo po'y manalangin, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpapala niyo po'y sumagana sa akin po, mga kapatid, saan man po sila naroroon. Hayaan niyo po na sa mga susunod. Loobin po ninyo na mapag-aralan po namin ang tunay na pakikipaglaban sa lalang ng Diablo sa aming pong buhay. Madalas, iniisip namin na sa pamamagitan ng pagpupustura ng aming mga katawan at bigkas ng aming labi ay natatalo namin ang kaaway. Pero totoo, tinatawahan niya kami dahil alam niya wala kaming sapat na kaunawaan sa inyong mga salita. Dahil alam niya, at the end of the day, malayo pa rin kami sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, ipakita niyo sa amin ang lalong mahalaga at lalong higit upang sa gayon, sa di namamalaya naming paraan, ang kaaway ni planuhin niyang atakihin kami ay hindi niya nababalakin sapagkat nakikitaan niya kami ng mga paggawa na sangayon sa inyong kalooban at sa inyong mga aral. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid. Balutan niyo po kami ng inyong makapangyarihan at banal na dugo. Karunungan at kaunawaan ay sumagana sa aming pong lahat. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Ang kalwalatian at papuri ay tanging sa inyong anak na si Kristo Jesus na siya naming pinagkakatiwalaan ng aming pong kaligtasan at ng aming pong buhay. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Salamat po. Magpapala niyo po ay sumagana sa bawat isa. Sinasang-ayunan ko po ang kahilingan ng puso ng bawat isa. Sang-ayon lamang sa inyong kalooban. Pagpalain niyo rin po ang Door of Faith Organization sa nalalapit po namin Foundation Day. Salamat po sa buhay ng aming pong Pastor Joseph Masaredo at sa buong Masaredo family. Ang pagpapala niyo po ay sumagana po sa kanila. Pag-ingatan niyo po silang palagi. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga district supervisors. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga distrito. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat mga kapatid na nanonood ngayon saan mang lugar sa buong mundo. Kayo po ang patuloy na magpuno ng kalakasan sa aming nang gagaling sa inyo upang mapagtagumpayan ang lahat ng lalang ng Diablo sa aming pong buhay. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless you po. Pagpapala ng Diyos ay sumagana sa atin. Kakaroon lang ako ng ilang pagbati. Hindi ko po makita yung inyo pong mga comment. Sister Merlin Jacobo, magandang umaga po sa inyo. Sister Pastora Marilyn sa Korea, magandang umaga po. Brother Richard Belgica, purihin ang Diyos. Magpalain kayo ng Prince Tergina Yen ng DFC Taiwan. God bless you po sa inyo dyan. Praise God. Aravella, Brother Don Pitts, magandang umaga sa iyo. Praise God. Sister Aurora, lumagpas na po. Maricel Reyes Nival, magandang umaga rin po sa iyo. God bless po. Sa Diyos po lahat ng papuri, pagpalain po kayo ng Panginoon.